Alam niyo ba mga kabarangay na ang theme song ng Barangay Love Stories na pinamagatang Ala-Ala ay nabuo noong 2001 sa collaboration namin ni na Maestro Jimmy Jurado, Papa Gasti at Papa Bono? Nagsimula ito sa isang katuwaan lang. Sa tulong siyempre ng Radio GMA Vice President Sir Glenn Aliona, di sukat akalaing makikilala at mamahalin din pala ang kantang ito sa buong Pilipinas. Laman ng ala-ala sa buhay mong taglay. Lahat tayo may kanya-kanyang diskarte kung paano kumita ng pera. Pero minsan sa kagustuhan nating kumita ng malaki, nakakaligtaan nating bigyan ng pansin yung mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa anong material na bagay dito sa mundo. Ano nga ba ang dapat nating mas pahalagahan, lalo na sa ngayong panahon ng pandemya? Pagsikat ng araw, pag-ikot ng mundo, buhay mo'y tuloy sa pagtakbo. Halakhak at iyak, ligaya at lungkot, sa ala-alay masinop na inipon. Dear Papa Van, tawagin niyo lang akong Isabel Tubong Solana. Kinasanayan ko ang simpleng buhay sa aming probinsya. Ulila na ako sa ama kaya tanging si mama at pinsan kong si Gwyneth na lang ang kasama ko sa bahay. Ulila na sa ina si Gwyneth habang nasa Saudi Arabia naman ang papa niyang kapatid ng aking ina. Sa amin na siya nakapisan dahil wala silang permanenteng tirahan. Wala akong masabi sa samahan namin ni Gwyneth. May kaunting kaartehan ang pinsan ko. Mga bata pa lang kami ay hilig na niya ang paglalagay ng kung ano-ano sa buhok niya, pero kahit na ganon, ay bibo naman siya sa school. At dahil sa amin siya nakatira, binibigyan na rin ako ng papa niya ng buwanang allowance. Hindi nga lang sinlaki ng kay Gwyneth dahil kahati ko ang para sa gastusin namin sa bahay. Wala kasing permanenteng trabaho si mama. At ang pagbebenta ng kung ano-anong pangmeryenda tulad ng Shanghai, bihon at iba pa ang tangi niya nga pinagkakakitaan. Minsan hindi ko maiwasang ikumpara ang buhay na meron ako sa pinsan ko. Naawa kasi ako sa aking ina sa tuwing nakikita ko siyang hapong-hapo sa pagod sa kanyang paglalako. Natutulungan ko naman siya lalo na sa pagbabalot ng Shanghai at Toron, Papa Van, pero hindi biro ang pagod ng aking ina sa pagbabahay-bahay ng kanyang paninda. Hanggang nung magdalaga kami ng pinsan ko ay pansin pa rin ang kaibahan sa amin. Nakakaya niyang lumabas ng bahay na nakasando at short lang. Hindi tulad sa akin na never mong makitang naka-mini short kahit nasa bahay lang. At dahil nga sa ganong style ni Gwyneth ay maraming nagkakagusto sa kanya sa baryo namin. May mga itsura naman yung iba pero ni isa ay wala siyang natipuhan. Meron pa nga yung haharapin niya lang para kunin ang kung anong binibigay nila. Pagtalikod ng lalaki, ay siya namang ibibigay sa akin. Ang sarap kaya ng mga chocolates na to. Ayaw mo ba? Takang tanong ko. Hindi ko siya feel eh. Masyadong badoy. Tinan mo nga yung mga chocolates na bigay niya. Eh kaya ko lang bilhin sa department store sa Tugigaraw yan. Hindi na lang ako umimik sa sinabing yon ni Gwyneth. Nasasayangan ka dun sa boy. Gusto mo, ikaw na lang paligawan ko sa kanya? Pabirong tanong niya.
Luka-luka. Hindi naman sa ganun. Naawa lang ako sa kanya. Paliwanag ko. Hindi na ako pwedeng magpaligaw, Papa Van. Dahil meron na akong boyfriend that time. Siya si Jeric. Nagustuhan ko siya dahil siguro sa tagal na naming magkakilala. Mabait, masipag at masayahing tao si Jeric. Moreno siya, Papa Van, at maganda ang kanyang pangangatawan. Hindi dahil pala-gym siyang tao, kundi dahil kapag wala kasi siyang pasok ay tumutulong siya sa maisan ng tiyuhin niya. Ginagawa niya yon para may pandagdag siya sa baon niya sa araw-araw. Limitado lang ang pagkikita namin ni Jeric sa school maging sa baryo dahil baka makita kami ni Gwyneth. Wala pa kasing nakakaalam sa bahay na may nobyo na ako. Kaya kapag nagpapang-abot kami sa tapat ng bahay nila ay magte-textan na lang kami para hindi kami halata. Lagi niyang tinatanong kung anong oras ako uwi nang sa ganun ay maaabangan niya ako sa tapat ng bahay nila. May mga araw kasi na magkaiba kami ng oras ng uwi. Hindi naman niya ako mahintay dahil lagi kaming nagsasabay ng pinsan ko sa pag-uwi. Alam mo, Sabel, gustong-gusto na talaga kitang makasama. Lagi na lang kasi tayong patago kung mag-usap tapos madalian pa. Minsan text niya sa akin, "Hayaan mo, kapag nakahanap ako ng tiyempo kay Mama, sasabihin ko na ang tungkol sa relasyon natin." "Talaga? Sigurado ka ba dyan?" "Paano kung magalit siya?" Alalang mga tanong niya. "Hindi naman siguro. Nakukutuban na nga rin siyang may boyfriend si Gwyneth pero mukhang wala lang sa kanya." Reply ko. "Daan ka naman dito sa bahay." Hiling niya. "Ano namang gagawin ko dyan?" "Wala lang. Gusto lang kitang makita." Paliwanag niya. Habang abala akong nagtetext ay saktong inaya naman ako ni Gwyneth sa tindahan. Ililibre niya raw ako ng merienda. Pagkakataon yun para sa akin dahil tapat lang ng tindahan ng bahay ni na Jeric. "Sige, sakto pupunta kami ni Gwyneth dyan sa tindahan." Reply ko, saka ako saglit na nag-ayos. Kabado ako noon dahil kasama ko yung pinsan ko. Inaalala ko kasi si Jeric. Baka may gawin siyang ikalata ni Gwyneth. Habang bumibili yung pinsan ko ay pasimple naman akong tumatanaw kay Jeric sa terrace nila. "Ang sarap mong pagmasdan ngayon, mahal ko." Text niya. Dahilan para kiligin ako. "Uy, huwag masyadong kiligin. Mas lalo akong nai-inlove sa ngiti mo eh." Sunod na text niya. "Okay ka lang, Sabel?" tanong ni Gwyneth. "Ah, oo naman." Gulat na tugon ko. Naglalakad na kami pa uwi nang muling magsalita si Gwyneth. "Pansin mo si Jeric kanina?" Kinabahan ako sa tanong niya. "Hindi eh." Kunyaring tugon ko. "Alam ko, isa siya sa nagpapantasya sa akin dito. Pansin ko yun sa kanya kanina. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa akin kapag bumibili ako eh." "Ah, kung sakali ba, may pag-asa ba siya sa'yo?" Tanong ko. "Wala. Oo, gwapo siya. May katawan. Pero hindi tulad niyang makakatulong sa akin eh." "Anong ibig mong sabihin makakatulong sa'yo?" Kunot noong tanong ko. "Di mo ko get, Sabel? Alam mo, dapat practical ka sa pagpili ng lalaki. Mag-aasawa ka na nga lang, dun pa sa tulad nating pobre?" "Hindi na, uy." Nasaktan ako sa sinabing yun ni Gwyneth para kay Jeric. "Ang dami mo na agad sinabi eh, hindi naman ikaw yung type ng tao." "FYI lang, Gwyneth. Boyfriend ko lang naman yung kinukutsa mo. Feeling nito." Bulong ko sa aking isipan. Nanggigigil na ako noon sa pinsan ko pero nagpigil na lang ako. Hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang paniwalaan, Papa Van. Alam ko kasing makakalata lang siya kapag pinagpatuloy ko pa ang pagtatanggol ko kay Jeric.
Isang hapon, patapos na noon ang klase namin nang mag-text si Gwyneth. Nauna na raw siyang umalis dahil may pupuntahan pa. Ayos lang yun sa akin dahil kaya ko namang umuwing mag-isa. Mag-aalas 6 na nung may dumating na kotse sa tapat ng bahay namin. Nagulat pa ako noon dahil wala namang kaming inaasahang bisita. Nanlaki ang mga mata namin ni Mama nang makita namin si Gwyneth na bumaba sa sasakyan. Kasunod niya ang lalaking driver na halatang mayaman ng bihis. Noon na niya pinakilala sa aming mag-ina ang boyfriend niyang si Austin. Bukod sa isang bouquet ng bulaklak ay may bitbit din siyang mga pagkain para sa amin. Pagkaalis ni Austin ay saka pa lang nakapagsalita si Mama. Ang galante ng boyfriend mo, Gwyneth, ha? Biro mo, nag-abala pa siyang bilhin ang lahat ng to para sa atin? Bulalas ng aking ina na halatang tuwang-tuwa. Opo, ti, ganun talaga siya. Kahit nung naniligaw pa lang. Magaling ka rin mamili ng lalaki, ano? Nakangiting puna ni Mama. Siyempre, ha? Sa naging pag-uusap ni Mama at pinsan ko ay bagya akong nanliit Papa Van. Parang alanganin na tuloy akong ipakilala si Jeric sa aking ina. Panigurado kasing ikukumpara lang nila siya kay Austin kapag nagkataon. Dahil doon ay pinagliban ko na muna ang plano kong pagpapakilala kay Jeric. Hindi dahil sa kinakaya ko siya, kundi dahil sa kagustuhan kong proteksyonan siya. Kaso habang pinagpapaliban ko ay mas nagiging makulit naman si Jeric Papa Van. Kahit na nga sinabi ko na natatakot akong ipaalam kay Mama na mag-on na kami. Parang kailan lang nung kampante kang hindi magagalit yung Mama mo. Pagtatampong tugon niya. Ang totoo, Jeric, natatakot pa ako. Ganito na lang. E diligawan na lang kita ulit. At least sa ganung paraan, hindi na magugulat sa atin yung Mama mo. Suggestion niya. Pwede rin. Sige, bukas na bukas, bibisita ako sa inyo. Anya. Ikaw bahala, tugon ko. Ang totoo, Papa Van, natatakot ako sa kalalabasan ng plano niya. Pero dahil mahal ko siya, kumpiyansa akong magagawa naman niya ng maayos ang lahat. Gusto ko na rin kasing maging open ang relasyon namin kay Mama. Kinabukasan, Papa Van, ay pumunta nga si Jeric sa bahay. Saktong kauwi lang ni Mama mula sa paglalako. Wala si Gwyneth noon dahil may lakad daw sila ng mga barkada niya. Litaw ang kagwapuhan ni Jeric noon sa suot niyang polo shirt at maong at may hawak pang puting rosas para sa akin. Tao po, ani Jeric. Oh, Jeric, napasyal ka? Anong meron? Salubong sa kanya ni Mama. Magandang hapon po. Aakyat ho sana ako ng ligaw kay Isabel. Napakunot noo si Mama sa naging paalam ni Jeric. Tuloy ka. O Isabel, asikasuhin mo muna siya at may gagawin lang ako sa likod. Pansin ko ang kawalan ng interes ni Mama kay Jeric. Malayo sa kung paano niya salubungin sina Gwyneth at Austin noon. Ganun pa man, maayos ko pa rin hinarap si Jeric. Nasundan pa ang pagbisita niyang yon pero wala pa rin nagbago sa pakikitungo sa kanya ni Mama. Maging si Gwyneth ay walang reaksyon nang malaman niya na ako ang gusto ni Jeric. Isang hapon, pareho kaming walang pasok ni Gwyneth nung ayay niya akong sumama sa kanya. Birthday raw kasi ng kapatid ni Austin at gusto niya akong isama. Tumangging sumama si Mama dahil masakit daw ang ulo niya. Ayaw ko rin namang sanang sumama dahil wala ako sa mood lumabas. Kaso, makulit si Gwyneth kaya pumayag na lang ako. Isabel, party yung pupuntahan natin, hindi misa. Natatawang puna niya sa akin pagkatapos kong magbihis. Ito nang pinakamagandang damit panlabas meron ako eh. Tara sa kwarto. Anya, kasunod noon, Papa Van, ay pinahiraman niya ako ng sandal.
lagpas tuhod na maong skirt at fit na blouse na medyo litaw kaunti ang dibdib. Ayan, o di lalo kang gumanda, hindi ka na mukhang manang sa suot mo. Anya sa kanya, pasimpleng inayos ang buhok ko. Saktong katatapos niya akong ayusan nang dumating naman si Austin. Whoa, Isabel, is that you? You look gorgeous, puna sa akin ni Austin. Salamat, naiilang tugon ko. Malay mo, dun mo na makikilala ang man of your life, cuz, ani Gwyneth. At hindi nga nagkamali ang pinsan ko, Papa Van. Sa birthday ng kapatid ni Austin ay nakilala ko ang pinsan niya. Siya si Patrick, isang architect. Tisoy, matipuno at magaling pumorma. Siya ang umasikaso sa akin habang abala sina Austin at Gwyneth sa sarili nila. Mula noon ay madalas na rin kaming magka-text at magkatawagan. Natutuwa ako kay Patrick dahil napaka-thoughtful niya sa akin. May mga pagkakataon pa nga na pinupuntahan niya ako sa school kasabay ni Austin. Oo, Papa Van. Mutual understanding pa lang kami ni Patrick pero para na kaming mag-on sa kinikilos namin. Sinusundo niya ako sa school. Kakain kami somewhere bago niya ako ihatid sa bahay. Dahil sa kanya, ay bahagya kong binago ang bihis ko. Pinapractice ko na rin ang pagsusuot ng hapit na pantalon o shorts. Maging sa blouse ay nagpapakita rin ako ng braso at kaunti sa dibdib. Malayong malayo sa dating bihis ko. Mga damit, nahiram ko lang din sa pinsan ko. Tara sa mall, ipagsa-shopping kita. Ayan ni Patrick. Nagulat ako pero deep inside, excited, Papa Van. Sigurado ka? Anong meron? Wala lang. Sabihin na lang natin na it's my way of sharing my blessing. Naging masaya ang araw na yon sa pagsushopping namin. Binilihan niya ako ng blouses, dresses, and even jewelries. Natuwa rin ako nang bilhan niya si Mama ng blouse sa paborito niyang kulay. Nang ihatid na niya ako sa bahay ay natanaw ko kaagad si Gwyneth at Mama sa pintuan. Ang haba naman ng buhok ng pinsan ko na yan, no? Banat ni Gwyneth. Mano po, Patrick po pala. Pakilala naman ni Patrick kay Mama. Boyfriend po niya, auntie. Sabad naman ni Gwyneth. Uy, hindi pa. Pambabara ko. Oo nga, Gwyneth. Hindi pa. Pero malapit na. Pabirong tugon ni Patrick sabay tanong sa akin. Naku, kayo talagang mga bata kayo. Sa akin pa kayo nahiya, ha? O siya, pumasok na kayo ng makapagmerienda na muna. Bakas sa ngiti ni Mama na natuwa siya. Kahit hindi ko natanungin ay damakong boto siya kay Patrick. Kaya mula noon, Papa Van, ay naging open na si Patrick sa bahay. Dati, hindi ako basta-basta pinapayagan ni Mama na lumabas ng 10 oras ng gabi pero kapag pinapaalam ako ni Patrick, ay pumapayag na siya kaagad. Kaz, thanks nga pala ha. Kundi dahil sa'yo, hindi ko makikilala si Patrick. Text ko kay Gwyneth. Wala yon. Happy akong makitang wise ka rin like me. Reply niya na tinawanan ko lang. Sa pagiging abala ko kay Patrick ay hindi ko na gaanong napagtutuunan ng pansin si Jeric. Malungkot mang aminin, Papa Van, hindi na ako kinikilig sa mga text niya sa akin. Namimiss na raw niya ako. Hindi na raw kasi ako nagpapakita sa kanya sa school, maging sa baryo namin. Humingi na lang ako ng pasensya sa kanya dahil naging abala ako sa school. Hirap pa rin akong aminin sa kanya na may iba na akong mahal. Anong ginagawa mo rito? Iritang tanong ko.
Hindi mo na ako sinasagot sa mga text at tawag ko eh. Busy nga ako sa pag-aaral ko, di ba? Pagmamata ko sa kanya, yung totoo, Sabel. Hindi ka naman basta magbabago ng ganyan kung walang mabigat na dahilan eh. Marami pa siyang sinasabi noon kaya binara ko na siya. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Fine. May iba na akong mahal, Jeric. Ha? Bakit? Anong nangyari? May nagawa ba akong di mo nagustuhan? Please sabihin mo at promise, di ko na gagawin yun. Pagsusumamo niya. Wala naman. At wala ka rin namang magagawa na. At isa pa, Jeric. Mas naibibigay niya sa akin yung mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Magsisikap ako, Sabel. Magsasayang ka lang ng panahon mo. Kaya kung ako sa'yo, kalimutan mo na lang ako. Dahil hindi tayo nababagay sa isa't isa. Pagsusungit ko, saka ako siya sinaraduhan ng pintuan. At yun na nga ang huli naming pagkikita ni Jeric, Papa Van. Alam niyo ba, mga kabarangay, na ang rap version ng Barangay Love Story theme na Alaala ay isa na namang collaboration namin ni Maestro Jimmy Jurado kasama ang isa sa mga matitinding local rap artist ng Cagayan Valley, Ricky Guim. Ilalagay, ilalahad, ilalapat sa sulat, baka sakaling mabawasan aking dinarangan. At Boy Tumaliwan ng Kana in saxophone. Sa paglipas ng araw, Papa Van, naging mas malalim ang relasyon namin ni Patrick. College na ako nung opisyal na kaming mag-on. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Ang pinakamasayang Sabado sa buhay ko. April 18, 2018. Dahil nga botong-boto si Mama ay nagagawa ko na rin tumambay sa apartment ni Patrick. Akalain mong babae ang nakatira dahil napakaayos ang lahat. Bukod sa pagiging sweet at caring niya, Papa Van, ay magaling din magluto si Patrick. Naging libangan nga namin ang pagtuturo niya sa akin ng mga secret recipes niya. Natutuwa ako kay Patrick sa tuwing pinagmamasdan ko siyang nag-e-enjoy sa pagluluto. Gumagawa siya noon ng sauce ng carbonara kaya't mayat maya ay tumitikim siya. Gusto mong tikman? Anya sabay alok sa akin ng sandok na may white sauce. Masarap ba naman yan? Pilyang tanong ko. Oo naman, pero mas masarap ako. Anya saka kami nagtawanan. Kasalukuyan kong tinitikman yung sauce nung lumapit siya sa likod ko, hawak niya noon ang baywang ko habang hinihintay ang komento sa luto niya. Hindi ako komportable noon, Papa Van, dahil nakadikit na ang likuran ko sa harapan niya. Parang nanginginig ang mga tuhod ko sa aking pagkakatayo. Pero ayaw kong ipalatang natitensa ko. Masarap naman siya, komento ko. Mas masarap pa yan mamaya kapag ikaw ang naghalo. Anya sabay hawak sa kamay ko. Inaalalayan niya ako sa paghahalo ng sauce sa my pan. Oh, tikman mo ulit. Anya na, ginawa ko naman. Wala namang nagbago eh. Alam mo ikaw, niloloko mo na ako. Natatawang sabi ko. Eto, tikman mo kung masarap. Agad niyang hinawakan ang baba ko patungo sa kanya. Dahilan para maglapat ang mga labi namin. Halos mabitawan ko na yung sandok sa pagkagulat ko sa pagsiil niya ng halik sa akin. Kasunod nun ay pasimple niya akong iniharap sa kanya. Naging mas maalab yung halikan namin. Dama ko ang higpit ng pagkakahawak niya sa aking likuran na parabang wala na akong kawala. Nagawa man niyang patayin ang apoy sa gas range,
Pero mas lalo namang nag-init ang buong katawan ko nung binuhat na ako ni Patrick papunta sa kwarto. Walang salita. Tanging malalakas na hininga at kabog ng dibdib ang naririnig. Nagpaubaya ako sa lahat ng gustong alisin ni Patrick. Nang sa wakas ay natanggal na niya ang lahat ng sagabal. Kitang-kita sa mukha niya ang sobrang pagkamangha. Nung tumambad na sa kanya ang kabuuan ng walang saplot kong katawan. Ang ganda mo, Sabel. Anya sa kanya ako muling siniil ng halik. Nung hapong yun, Papa Van, ay buong puso kong ipinaubaya kay Patrick ang sarili ko. Si Patrick ang nakauna sa akin. Pero ni Katiting ay wala akong naramdamang pagsisisi. Pagkatapos ng pagniniig namin ni Patrick ay saka ko palang naramdaman yung pagod. Ganun pa man ay masaya naman ako dahil sigurado na ako sa sarili ko na mahal ko na nga siya. Naulit pa ang ganung tagpo sa pagitan namin ni Patrick. Minsan ay nagpapabook talaga siya sa hotel. Masolo lang niya ako. Kinailangan lang naming mag-ingat dahil hindi pa ako pwedeng mabuntis. Sa paglipas ng ilang linggo, dumadalang na ang pangungulit sa akin ni Patrick. Napansin ko ring nanlalamig na siya sa akin. Dahilan niya, dumarami raw ang client na kailangan niyang asikasuhin kaya hindi niya na ako nasusundo sa school. Kasunod nun ay nagpaalam siyang uuwi muna sa kanila sa Maynila. May malaki raw kasi siyang project doon kaya kailangang atupagin. Nangako siyang babalikan niya ako. At huwag daw akong mag-alala dahil tatawagan niya ako araw-araw. Pero iba ang pakiramdam ko sa kanya. Pakiramdam ko. Yun na ang huli naming pagkikita. Kaya hindi na ako umasa pa. Masakit man, Papa Van, hinayaan ko na lang siyang umalis. September 24, 2018, nang mapansin kong nagiging mapili na ako sa pagkain. Bukod dun ay bugnutin na rin ako. Hanggang sa maalala kong hindi pa pala ako dinadatnan. Agad kong tinext si Patrick na baka nga buntis ako. Minabuti kong bumili na lang muna ng PT kit para makasiguro. Tumigil ang mundo ko nang makita ko ang dalawang guhit. Hindi ako maring magbuntis. Malilintikan ako kay Mama. Usal ko sa aking sarili. Babe, please call me. Positive yung result ng PT kit ko. Text ko kay Patrick pero wala pa rin siyang sagot. Sinubukan ko siyang tawagan, Papa Van, kaso unattended na yung number niya. Break na nun sina Austin at Gwyneth kaya maging siya hindi na rin alam kung asan si Austin. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Kaya naglakas loob na lang akong sabihin kay Mama ang buong katotohanan. Halos mahimatay siya nang malaman niyang nagdadalantawa ako. Nagalit pa siya, Papa Van, pero kalaunan ay tinanggap na rin niya ang sitwasyon ko. Kailangan ko raw magpakatatag alang-alang sa magiging anak ko. Alang-alang sa magiging apo niya. Hindi raw niya akalaing magagawa akong talikuran ni Patrick sa pagbubuntis ko. Wala na akong nagawa nun, Papa Van, kundi ang umiyak na lang sa sobrang sama ng loob.
Ang buong akala ko kasi ay si Patrick na yung sagot sa matagal ko ng panalangin. Na siya na yung mag-aahon sa amin sa hirap. Pero kabaliktaran pala ang nangyari. Bukod sa naging usap-usapan na ako sa buong baryo, napilitan pa akong tumigil sa pag-aaral ko. Problemado na rin ako kung ano nga bang klase ng buhay ang may bibigay ko sa magiging anak ko paglabas niya. Kauwi ko lang mula sa paghahanap ng trabaho nang makasalubong ko sa daan ang pamilyar na lalaki. Si Jeric. Nakatitig siya sa akin na para bang gusto niya akong kausapin. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretso, Papa Van, dahil nahihiya ako. Masyadong malaki ang naging atraso ko sa kanya. Pinagtaksilan ko siya. Nagawa ko siyang ipagpalit sa lalaking iiwan lang pala ako sa huli. Akmang lalapitan na niya ako nang pigilan ko siya. Huwag kang lalapit sa akin. Isabel, mag-usap tayo. Ayusin natin yung sa atin. Pakiusap niya. Walang aayusin, Jeric. Nakikita mo ba ako ngayon? Buntis na ako. Binuntis ako ng lalaking pinalit ko sa'yo. Naluluhang sabi ko. Hayaan mong tulungan kitang bumangon. Andito pa rin ako para sa'yo, Sabel. Hindi na ako nababagay sa'yo, Jeric. Dapat sa'yo yung babaeng malinis pa, yung babaeng tapat, at hindi ako yun. Pero ikaw pa rin ang mahal ko, Sabel. Walang nagbago ron. Mas matagal tayong nagkasama at hindi ko hahayaang masira lang ng isang pagkakamali mo ang lahat ng magagandang pinagsamahan natin. Kahit ano pang sabihin nila sa'yo, Sabel, wala akong pakialam. Dahil mas kilala kita kesa sa kanila. Tuluyan nang bumuhos ang luha ko sa mga sinabing yon ni Jerry. Pinatunayan naman niyang tapat siya sa hangarin niya sa akin, Papa Van. Kahit buntis na ako ay araw-araw pa rin niya akong pinupuntahan para dalhan ng mga prutas. Hindi siya iniimikan ni Mama noon dahil maging siya ay nahihiya rin kay Jeric. Sa paglipas ng ilang buwan, ay naging maayos na rin ang lahat sa amin ni Jeric. Kahit kailan ay hindi niya pinadama sa akin na nagkasala ako. Tao lang tayo, Sabel. Nakakalimot, nagkakasala. Sa kabila ng nagawa mo, mas nangibabaw pa rin sa akin yung pagmamahal ko sa'yo. Kasi naniniwala akong mabuti ka pa rin tao sa kabila ng lahat. Kalimutan na lang natin yun. Ang mahalaga ay yung ngayon. Magsisimula tayo muli. Kasama ang magiging baby natin. Napangiti ako sa mga sinabi niya. Oo, Sabel, handa na akong maging ama sa magiging anak mo. Tanggap ko ang lahat dahil ganun kita kamahal. Dugtong niya sa kanya hinagkan ang noo ko. Buwan ng July 2019 nang isilang ko si baby CJ Papa Van. Malaki rin ang naitulong ng ipon ni Jeric sa gastusin ko sa ospital. Tulad ko ay hindi rin siya nakapagtapos pero may trabaho naman siya kahit papano. Namamasukan siyang personal driver sa isang mayamang pamilya. Buwan ng August, saktong isang buwan noon ni Baby CJ nang magpakasal na kami. Civil wedding lang ang nakayanan dahil kapos na kami, Papa Van. Isang linggo pagkatapos ng kasal namin ay nagpasya na kaming bumukod. Kami na ang nanirahan sa bahay nila dahil ulila na siya sa magulang.
Maglilimang buwan si CJ Papa Van nang ma-stroke si Mama sa kanyang paglalako. Kahit anong dasal ko noon na huwag niya munang kukunin si Mama, ay wala pa rin nangyari. Sinubukan pa siyang i-revive ng mga doktor pero nabigo sila. Mula noon, ay wala nang nakatira sa bahay. Kinuha na rin kasi si Gwyneth ng papa niya sa abroad. Nakita ko kay Jeric yung determinasyon niyang kumita, mabuhay niya lang kaming mag-ina niya. Sa katunayan, kapag walang malayong lakad ang amo niya, ay pinapayagan niya itong mag-sideline sa iba bilang driver. Maliit lang ang kinikita ng asawa ko pero okay na rin kaysa wala. Pinagkakasya ko ang kita niyang 700 sa bawat labas niya. Mahirap pero kailangang kayanin para sa pamilya namin. Alam niyo ba na ang broadcast quality ng Barangay Love Stories Tugigaraw ay nasa pangangalaga ni na Engineer Neil Christopher Gimayen at Chief Engineer Rodel Dumapal ng Audio Quality and Editing Department at Miss Michelle Batan Acacio, a.k.a. Mami Orga, ang Barangay FM 89.3 Program Director. Dahil sa kanilang galing, nagiging kaabang-abang at nakakawili ang Barangay Love Stories Tugigaraw. Katatapos ko lang patulugin si CJ nang makatanggap ako ng tawag mula kay Gwyneth. Masaya niyang ibinalita sa akin ang nalalapit na niyang pagpapakasal sa boyfriend niyang Arabo. Buti pa siya. Hindi problema ang pera. Dahil mayaman ang mapapangasawa niya. Samantalang kami ni Jeric, isang kahig isang tuka lang ang ganap sa buhay. Minsan, kinakapos pa. Naiinis pa nga ako sa pagiging mabait ni Jeric sa ibang tao. Minsan daw, nag-alok ang amo niya ng 20,000. Utang daw yon na pwede niyang bayaran ng paunti-unti. Walang interes. Tulong daw sana ng amo niya para sa amin. Pero di niya tinanggap. Pambihira ka naman, Jeric eh. Grasya na, naging bato pa. Singhal ko. Mahal, mahirap magkautang ng malaking halaga. Tsaka, nakakaya sa boss ko. Malumanay na paliwanag niya. Naghihirap na nga tayo, tumatanggi ka pa talaga? Hayaan mo, mahal, balang araw. Mabibili mo na rin ang lahat ng anumang gustuhin mo. Asa pa ako. Piko na tugon ko, saka ako siya nilayasan. Ilan lang yun sa katangahan ng asawa ko, Papa Van. Isa pa, kapag tinutulungan niya yung misis ng boss niya at may binibigay ito sa kanya, ibabalik niya talaga yung pera. Para sa kanya ay parte ng trabaho niya ang pagtulong sa pamilya ng amo niya. Meron pa yung papunta kami ng Tugigaraw. At may nakita kaming biglang huminto na sasakyan sa gitna ng daan. Pinuntahan to ni Jeric. At nakita niya ang isang senior citizen na mukhang wala nang malay. Dahil mabuting tao ang asawa ko, itinakbo namin sa ospital ang matanda at maswerte namang nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Sa sobrang pasasalamat sa kanya ng pamilya, ay inabutan siya ng isang envelope. Bilang pasasalamat. Dahil andun ako noon ay ako na ang tumanggap sa sobrang binibigay nila. Pero kinuha sa akin ni Jeric yung sobre sa kanya at binalik sa kanila. Hindi na ho kailangan. Baka mas kailangan pa nyo ito para sa gamutan ni Sir. Napakabuti mo, Kuya. Kunin na lang namin yung address mo para
Mapasyalan ka namin kapag bumuti ng kalagayan ni Papa. Agad namang sinulat ni Jeric yung address namin sa maliit na papel. Pagkabalik namin sa sasakyan ng amo ni Jeric ay samot-saring sermon na naman ang inabot niya sa akin. Alam mo, hindi ko alam kung bakit saksakan ka ng katangahan sa ganong bagay, Jeric. Mahal, unawain mo rin sana sila. Nasa ospital yung tatay nila. Mas kailangan nila ng pera kaysa sa atin na walang karamdaman. Paliwanag niya. Jeric, ano ka ba naman? Hindi ka naman nila aabutan ng pera kung salat sila, di ba? Common sense naman, mahal. Bulyaw ko. Ang kabutihan ng loob, mahal, ay walang katumbas ng anumang halaga. Mas masarap pa rin sa pakiramdam yung tumutulong ng walang hinihinging kapalit. Mas naiinis ako, Papa Van, dahil nananatili pa rin siyang kalma sa kabila ng pagtataas ko ng boses. Hindi mo naman hinihingi yon. Kusa nilang binibigay. Aabutin mo na lang. Ang nakakainis pa sa'yo, kinuha ko na nga lang, ibinalik mo pa. Ako, nanggigigil talaga ako sa'yo eh. Mahal, mabibigyan din kita ng mas malaki pa ron balang araw. Huwag kang mag-alala. Napahingang malalim na lang ako sa sinabi niyang yon. Parang naging litanya na kasi niya yon sa tuwing pinapagalitan ko siya. Ilang araw ko rin hindi inimikan si Jeric pagkatapos nun. Dodoblehin o titriplehin na lang daw niya ang pagtatrabaho para kumita ng mas malaki. Buwan ng February 2020 nang magpaalam sa akin ang asawa ko. Pupunta raw ng Maynila yung boss niya at kailangan niyang ipagmaneho. Baka abutin daw sila ng 2 linggo ron dahil maraming ilalakad yung boss niya. Problemado ako nun, Papa Van, dahil 1,000 lang ang iniwan niyang pera sa akin. Ni hindi ko na tinugunan ang halik niya sa akin dahil sa tampo ko sa kanya. Huwag ka na magtampo, mahal. Promise, pag uwi ko, mabibigyan na kita ng maraming pera. Anya saka siya humalik. Pinilit ko talagang pagkasahin yung perang iniwan niya sa pangangailangan naming mag-ina. Magma-March na nung tumawag si Jeric. May-extend pa raw ng 1 linggo ang pananatili nila sa Maynila. Sinikap naman niyang makapagpadala sa akin ng pera dahil wala nang natira sa 1,000 iniwan niya noon. Naglilinis ako isang umaga sa may bintana namin nang lapitan ako ni Aling Lerma. Isang kapitbahay. Tinanong niya kung kailan ang planong pag-uwi ni Jeric mula sa Maynila. Nang sabihin kong sa 15 pa ng Marso ay nagulat ako sa sinabi niya. Naku, kung ako sa'yo, pauuwiin ko na siya sa lalong madaling panahon. Abay, hindi ka ba natatakot sa kumakalat na virus ngayon? Aling Lerma, sa China lang ho yun. Pagkakalma ko sa kanya. Talaga? Huli ka na sa balita, Neng. Bali-balita na ngayon na magla-lockdown daw sa Maynila. Dahil parami na ang mga infected doon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabing yun ni Aling Lerma. Agad kong tinawagan si Jeric para lang masigurong nasa maayos siyang kalagayan. Lalo akong kinabahan nang mapansin kong parang iba ang boses niya. Bakit ganyan ang boses mo? May sakit ka ba? Alalang tanong ko. Wala to, mahal. Naninibago lang siguro ako sa klima rito. Anya na, sumisinghot-singhot pa. Tingnan mo lang at may kumakalat pa man din na virus ngayon. Siya nga pala, hindi pa ba kayo uuwi? Sa akin siyang plano ni Boss Mali. Mabuti na nga lang at hindi niya muna ako sinama ngayon. Magpahinga na lang daw muna ako. Gustuhin ko man siyang piliting umuwi. Hindi naman pwede dahil hindi raw kakayanin ng boss niya ang paglo-long drive.
At dahil gusto ko nang maging updated sa balita, ay pinaayos ko pa talaga sa kapitbahay naming electrician yung antena ng TV namin. Sa pagdaan ng mga araw, Papa Van, padami ng padami ang bilang ng mga infected sa Maynila. Mga ordinaryong tao, pero karamihan ay frontliners. Iba yung kabako nang malaman ko ng mga senyales ng natatamaan ng virus. May ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan at hirap sa paghinga. Hindi ko maiwasang matakot nang malaman ko ang ginagawa sa mga nagpo-positibo. Hindi sila pwedeng puntahan ng pamilya nila sa ospital at kapag hindi sila nakasurvive, ay kakailanganin silang i-cremate kaagad. Naiyak pa ako sa isang interview sa TV na hindi man lang daw sila nagkaroon ng pagkakataong makapagpaalam sa tatay nilang nasawi dahil sa COVID. Tatawagan ko sanang muli si Jeric noon para kumustahin. Nakatatlong subok na ako kaso wala pa rin sumasagot. Hindi na ako mapakali noon dahil kahit mga text ko sa kanya hindi niya nire-replyan. Hanggang sa makatanggap ako ng tawag mula sa boss ni Jeric. "Hello, Sabel. Kuya Danny mo to," bungad niya. "Napatawag po kayo, kuya. Huwag ka sanang mabibigla. Si Jeric kasi, nasa ospital siya ngayon." "Anong nangyari sa asawa ko, kuya?" "Lumala kasi yung kondisyon niya. Nahihirapan siyang huminga nung isang gabi. Kaya agad na akong tumawag sa kinaukulan para sunduin siya sa transient. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo to pero kailangan mo kasing malaman." "Ang alin po ang kailangan kong malaman?" "COVID positive si Jeric, Sabel." Nanginginig na sabi sa akin ni Kuya Danny. "Bawiin mong sinabi mo, kuya. Hindi yan totoo. Kausap ko lang siya ng isang araw. Baka nagkakamali lang ho yung mga tumingin sa kanya." Naluluhang sabi ko. "Sorry, Sabel, pero yan ang totoo. Kuya, hindi magandang biro yan. Ang totoo, Sabel, nakiusap pa sa akin si Jeric na huwag mo nang sasabihin sa'yo. Pero sa sitwasyon niya ngayon, kailangan mo nang malaman ng totoo." Tanging paghikbi lang ang naitugon ko kay kuya sa mga sinabi niya. "Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. Lagi akong tumatawag sa ospital para i-monitor siya. Naka-intubate siya ngayon sa ICU. Ang kailangan lang nating gawin ngayon, Sabel, ay ang magdasal na sana makayanang labanan ni Jeric yung virus. Walang imposible sa Diyos, Sabel." Sa sobrang panghihina ko nung oras na yon, hindi ko na malayang sa sahig na pala ako nakaupo. Sobrang hirap, Papa Van. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng sapat na lakas para tanggapin ang mga narinig ko. Parang hindi pa rin nagsisink in sa akin na nasa ospital ang asawa ko. Walang gabing hindi ako umiyak, kakaisip kay Jeric. Yung lalaking walang ginawa kundi mahalin ako. Siya na tinanggap pa rin sa kabila ng kasalanang nagawa ko. Naluha rin ako sa aking pagsisisi sa naging trato ko sa kanya sa mga nakaraang mga araw. Yung imbes na matuwa ako sa mga inaabot niya, wala na akong ginawa kundi ang magreklamo at sabihan siya ng masasakit na salita. Si Jeric na wala nang ginawa kundi ang maging mabuti sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Imbes na maging proud ako sa kanya, ay pinapagalitan ko pa siya. Hindi ako naging mabuting asawa kay Jeric. Dahil kailanman, ay hindi ako nakontento sa mga naibibigay niya. Ang kailangan lang nating gawin ngayon, Sabel, ay magdasal
mga katagang binitawan ng boss ni Jeric na muling sumagi sa isipan ko. Nag-aalangan man akong magdasal dahil baka mabigo lang din. Pero sumubok pa rin ako, Papa Van, dahil hindi ko na kaya yung takot na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ama, alam kong hindi ako naging perpektong asawa kay Jeric. Patawad po. Kung naging mapaghangad ako sa bagay na hindi niya kayang ibigay. Pero sana po kahit ngayon lang, Lord, bigyan niyo naman po ako ng pagkakataong makabawi sa asawa ko. Huwag niyo po sana siyang kukunin sa akin. Kinuha niyo na po sa akin ang mama ko. Please po sana, pakinggan niyo ako ngayon. Huwag naman pong pati asawa ko. Mahal na mahal ko po siya, Ama. Parang awa niyo na ho. Iligtas niyo po ang asawa ko. Nangangako akong magiging mabuti na akong may bahay para sa kanya. Ibalik niyo lang po siyang buhay sa akin. Hagulgol ko sa aking pagdadasal. Sa paglipas ng oras, wala akong ginawa kundi ang silipin ng phone ko. Nag-aabang ako ng text at tawag mula kay Kuya Danny. Magdidilim na nung muli siyang tumawag. Sabel, nasa mabuti ng kalagayan si Jeric. Katatawag ko lang sa ospital. Umaayos na raw ang vital signs niya. Lumalaban ang asawa mo, Sabel. Sabi pa ng doktor, kapag nagpatuloy yon, ay aalis na siya sa ICU. God is good, Sabel. Kaya patuloy lang tayo magtiwala sa kanya. Noon ay bumalong na lang ng kusa ang mga luha sa sobrang saya ko, Papa Van. Hindi nagtagal ay bumuti na nga ang kondisyon ni Jeric. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nag-negative mula sa virus. Masayang masaya ako nung muli kong narinig ang tinig niya sa cellphone. Mahal ko, hindi mo lang alam kung gaano ako nag-alala. Natatakot ako, baka hindi mo kayaning labanan yung virus. Sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos at magaling ka na ngayon. Ako pa ba, mahal? Wala akong hindi kakayanin para sa inyo ng anak natin. Sabik na akong makasama kayo, mahal. Naluluhang sabi niya. Oo, mahal. Kapag okay ng lahat, makakauwi ka na rito. Miss na miss ka na rin namin ni CJ, kaya magpalakas ka dyan, ha? Salamat, mahal ko. Tugon niya. Kahit nakalabas na siya ng ospital noon, Papa Van, ay hindi muna siya kaagad nakauwi. Kailangan kasi niya munang maobserbahan sa loob ng 14 days. Kasabay ng pagpapalakas niya ng kanyang resistensya. Nitong August lang siya nakauwi sa amin. Nagpapasalamat din ako kay Kuya Danny dahil hindi niya pinabayaan ang asawa ko. Siya ang umasikaso ng lahat ng kailangang papeles para mas mapadali ang pag-uwi nila rito. Nang magpaalam na siya kay Kuya Danny ay inabutan siya nito ng para sa panimula niya ng maliit na negosyo. 100,000 yun, Papa Van. At hindi lang yun. Naalala niyo pa ba yung matandang minsang tinulungan ni Jeric? Dinalaw niya kami noon at nakapag-abot din siya ng 50,000 bilang pasasalamat sa ginawa ng asawa ko. Lahat tayo may kanya-kanyang diskarte kung paano kumita ng pera. Pero minsan sa kagustuhan nating kumita ng malaki, nakakaligtaan nating bigyan ng pansin yung mga bagay na mas malaga pa kaysa sa anumang material na bagay dito sa mundo. Ano nga ba ang dapat nating mas pahalagahan lalo na ngayong panahon ng pandemya? Para sa akin, Papa Van, yun ay ang pagkakaroon ng buong pamilya. Narealize ko, Papa Van, na wala nang mas mahalaga pa sa pagkakaroon natin ng pagkakataong makasama pa ng matagal
ang mga mahal natin sa buhay. Higit sa pera at anumang material na bagay dito sa mundo. Hindi natin hawak ang bawat bukas na darating, kaya habang kasama pa natin yung mga mahal natin sa buhay, lagi niyong ipadama sa kanila yung pagpapahalaga. Huwag kayong magsasawang sabihin sa kanila kung gaano inyo sila kamahal. At higit sa lahat, huwag nawa tayong magsasawang magtiwala sa Diyos. Dahil makapangyarihan siya higit kanino man. Maraming salamat, Papa Van, kung mabibigyan man ng pagkakataong mabasa itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Matagal na po akong fan ng radio station niyo. Kaya sinikap ko talagang ma-email ito sa inyo. Ingat po kayo. And God bless. Lubos na nagpapasalamat, Isabel.